Morning mga guys! Ito na naman ako. Sa harapan nyo, may gagawin na naman tayo ngayon. Ito yung Marc Jacobs na bag na nabili ko sa charity shop. Ayan, tingnan nyo ah. May mga ano na, fade na yung mga kulay niya. Ayan. So, pinapakita ko sa inyo kasi para makita nyo yung before and after. Ayan, yung mga gilid niya parang gray na. So, tara guys, samahan niyo ako sa pagpinta na naman ng isang bag na to. Tingnan natin kung ano na naman ang kalalabasan niya. The same color din ang ilalagay ko. So, tara guys, samahan niyo. Oh. Ayan. So, una ay maglilinis muna tayo. As usual, lilinisin natin ang bag. Tanggalin natin yung mga dumi-dumi. Siguro yung huling gumamit nito ay hindi marunong maglinis ang bag. Ang gagamit ko ay ang water wipes. Ayan, water wipes. Yung non-alcohol. Para hindi masira yung bag. Tapos, kasi idadye ko to, ipiprepare natin yung leather. So, gagamit tayo ng ito, preparator para sa leather. Para mag-stick yung dye ng maayos. Ang kagandahan lang dito sa bag na to, kahit na yung luma na yung paint niya, yung mga hardware niya, gold pa, kaya yun ang binili ko. At least, pag naayos ko, hindi ka mong problema dun sa mga hardware niya. Magaganda pa. Yung mga zipper niya, gold na gold pa. Ayan. Ayan. See, yung mga kulay niya. So, tara, sama kayo sa pag-prepare ng leather. Ganyan lang. Linisin. Parang nililinis din. Para maigi yung kapit ng dye natin mamaya kapag dinay na natin. Ayan, hindi ko na kailangan lagyan ng tape. Kasi madali lang naman matanggal sa alcohol kasi pag nilinis mo ng alcohol yung mga hardware na yun, madaling matanggal. So, ayan. Kaya napapansin nyo, hindi ko na nilagyan ng tape. Kasi nga, madali lang naman anahin yan mamaya. So, ayan. Tapos ko nang i-prepare yung leather. Ang susunod na gagawin ay ang pagdadye. Ayan, ititina natin yung bag. Lagyan ko pa masyado dito kasi parang fade-fade na kasi ito dito eh. Ito yung maraming malalagay ng mga dye o tina. Okay. Ito yung gagamitin kong leather dye. Ayan. So, papalit nga ako ng damit. Ang init na ng damit ko. Parang hindi naman ito bagay dito sa pagpipina ko. Dali lang. Kaya nakpalit ako. Kasi ang init ng suot-suot ko. Ayan. Ito yung gagawin ko na nga. Yan. Iha, ano ko na, idadye ko na siya. So, yung ginamit natin kanina, ito yung gagamitin natin pang yung foam na ginamit natin, yun na yung gamitin natin pang dye. Yun yung dye. Simula natin sa gilid. Kasi ito yung mas kailangan i-dye. Ayan. Thank you.
guys, na tapos ko nang i-dye yung iba. Yung ba, dye ka na matuyo and then lalagay mo na yung pang, para hindi siya humawa. Yung, ang tawag dun? Parang, mamaya ipapakita ako sa inyo kung anong tawag dun. So, ayan. So, ayan na siya. Ganyan lang siya kabilis, na i-deny. Sana nga lang ay ganyan din siya kadalis matuyo. So, ayan guys, patuyuin ko muna. Mga ilang minuto. 10 minutes. So, ayan guys, natuyo na. So, lalagyan na natin ang, hanapin ko pa yung pang, ano ko, pang condition niya. Ito yung tinatawag na Rizunen. Yung protective acrylic finish leather. Ayan. Lalagay natin yan sa kanya. Para hindi siya yung, aray ko, yung dye ay hindi humawa. Hindi matatanggal ka agad. So, ayan. Simple-simple lang. Ito rin ang gagamitin natin. Ganyan. Ay! Ay, naku, tumulo na. So, ayan. Dapat mabilis. Tumulo. Para makita ko yung ano niya. Ano talaga yung tsura niya. Ayan. Mata natin. Kumagilid-gilid. Ayan. Ganyan. Sa kanila. So, isasampay ko muna ang aking bag. Isasampay ko muna yung bag na yan. Tapos, check ko. Kung may mga pinta na hindi, mga dye na hindi siya, may mga parte na hindi na dye. So, ayan. Katayo siya dyan. Ganyan ang ano niya. Ganyan ang itsura niya. So, bali. Antay-antay ako ng mga ilang minuto o depende kung ilang oras yan na matutuyo siya. And then, saka ko siya, ipapolish siya. Papolish ko na naman siya yung, para makintabin yung leather niya. Na-ice ko. Yung mga butones. Ayan. Tinatanggal ko siya isa-isa. Gamit ang acetone. Acetone or alcohol will do. Ayan o. Diba? Morning! Ayan na, ikukontinue na natin yung bag ko. Siguro tuyo na yun. Tuyo na siya. So, ikukonditioner ko na lang siya para matapos na. Makikita natin ang kinalabasan ng bag na yan. So, okay. Ayan na siya. So, I think tuyo na. Diba, maganda na yung ano niya. Itsura niya. Healthy na siya. So, gagawin ko ay i-condition ko siya gamit ang leather gel. Yan. So, simulan na natin. Di ba maganda na siya? Compare dun sa kahapon ang pinakita ko sa inyo. Ayan. So, pakikintabi na lang natin siya tapos tanggalin natin yung mga kulay-kulay sa ano. Yung nangyari sa kamay ko. Hindi na natanggal. So, ayan. Lagyan lang natin ito. Ayan. Tapos, ikuskus. Para maging maganda yung kalalabasan ng leather na to. Ang bag na to. Ayan.
Tapos na. Paggawa ng bat. So, eto na siya ngayon. Diba? Mas maganda kaysa dun sa una. Ayan.